Hi mga katropa, mga katol at mga kate. Good morning sa inyo. Once again, welcome to my channel. Ito ang inyong Papa, Papa Jaime. So ngayon ay Sunday, obviously. Hindi ako pumasok ng work kasi medyo masamang pakiramdam ng papa nyo. Pero dahil nga alam nyo naman, mayaman naman ang papa nyo dahil naka-receive ng 5,000 allowance from Mayor Lani. So, Mayor, maraming salamat. So, ito-tuit ko naman yung sarili ko. Kakain ako ng gusto ko at bumili ako ng titing! Ay, mango. So, yun. So, mabiti nga malaki. Masang malaking gagamba. So, kakain ako ng gluto ako ngayon ng alimango na may kasamang hipon. So, kakagaling ko na ng palengke and ito nga naman sa 1 kilo na worth 350 mabili ako ng 2 higanting alimango. Si kuya dahil medyo mabait sa nagay siya ng libreng ano, ipit sipit. Mataba kaya sulit ang presyo. Tapos yung hipon medyo mahal siya ng konti, ara siya 95.14. So okay na rin kasi minsan ko lang na ma-treat yung sarili. So magluto ako ngayon ng ginataang alimango na may kasamang hipon. And trivia, once again, packs for you. Pag sinabi natin alimango, ito yung sinasabi natin na malaking crab. Pero kapag yung alimasag, yun yung mga medyo medium size lang na crab. Pero isa pa, yung alimango sa dagat na nakukuha, tapos yung alimasag sa pwede sa mga ilog o mga maliliit ng water form, mga sapa, ganun. So kung makikita nyo dito, nakapaghiwa-hiwa na ako ng mga kailangan, meron na ako mga ingredients kasi ready na ako magluto. So ngayon iniintay ko lang yung sinaing ko kasi medyo maposisi ito. Good luck sa akin kasi first time ko magluto ng alimango na may kasamang hipon. So anong trip ko, ewan ko, basta gusto ko lang kumain ng seafood. O sayang wala dito yung ate kaying nyo. So sorry na, next time kain ka lang. So, ito yun naman, ang laki niya, ang macho niya. Macho! So, hindi ko na maalala kung kailan yung huling kain ko ng alimango. Pero, sobrang sarap. So, ito na nga guys. Nakikita nyo, parang nagpapas pa lang yung 2 alimango. Kasi ano eh, sabi nila kailangan daw ginigisa pa yung bawang sibuyas. Pero kaya gusto kasi maging medyo healthy kaya medyo less oil tayo. Gawin natin yung ano, Quezon Province style. Hi guys. So medyo matagal yung pagluluto. Kaya usukan na rin ako. Tingin naman chill na chill lang yung 2 alimango kasi parang sila nagpapas pa. Try natin yung tanong pagluluto natin, ha? Wait lang. A few moments later. Yun, sa wakas, after mga 45 minutes o 1 hour, tapos nagsimmer na yung ano, yung unang gata, pangalawang piga ng gata, handa na kaming ilagay yung ano, handa na akong ilagay yung hipon. So yan, yun yung hipon, lagay ko na siya. So kung itataka kayo bakit ganito yung paraan ko na pagluluto, natutunan ko lang yan dun sa Quezon Province kasi ganyan daw sila magluto. So yan lang muna sila. Tapos kailangan natin ano, ilipat yung hipon sa ilalim para maging lutusa. Saka hindi naman ma-overcook yung limango. Wala na yung ano, wala nang halos sabaw.
So yun. So yun. Yan, pwede lang siguro yan. So ngayon nalagay ko na yung ano, yung gata. Yun yung unang tiga na may halong paminta saka bawang at sibuyas pa ulit. Para may dagdag lasa. Ipapakulan lang din siya ulit. Pagkatapos yan, ready to eat na siya. So sabi ko nga, Quezon pa bin style yung pagluluto ko kasi medyo nagpapakahealthy ang papa nyo. Para less oil, saka mas healthy ng konti. Kasi nga, sa mga pagkain ngayon, kadalasan na lang lahat prito, lahat may mantika. So ngayon, gawin natin mas healthy ng konti. So syempre, hinahan natin apoy. Kasi, buwasan natin masunog yung gata. Ngayon, babantayan natin siya. Hindi siya pwedeng iwan lang kasi madaling masunog yung gata. So, antayin lang natin. Babay kami. Ulit lang. So, yun. May kita nyo. Kumukulo na. Excited na ako kumain. Kamayon kasi mag-isa na ako dito sa bahay. At wala pa yung tatay ko rin magpapasada. Excited na ako tikman yung unang luto ko. First time ko nagluto ng alimango na ganito kalaki. Ito kalaki. Kung makikita nyo, kasing laki siya ng palad ko. Tapos may mga hipon. Excited na ako. So, mga, medyo hintayin natin na maluto ng maayos yung gata. Tapos kapag ano, mga kasol at mga kate, kapag sa inyo, medyo hindi ko pasada sa lasa nyo, simplan nyo na lang kung medyo asin-asin. Ang nai-recommend ko, huwag kayo magpatis. Kasi, isda yun eh. So, ano tayo? Mga shell food tayo. Shell, seafood. So, welcome to Seafood Sunday. So, wait lang. Siyempre, nakikita nyo pa rin. Hindi pa rin nag-ayos ang papa nyo. Kasi nag-ano pa ako ng mga sinampay. Medyo taong bahay tayo ngayon. So, yun lang. Tingnan natin ah. Hey, tapos na! So, nakikita nyo, luto na yung aking alimang, dinatang alimango with hipon. Kung makita nyo, medyo biniha ko na yung alimango kasi para manuot yung gata sa loob niya. Medyo epic to kasi nabasag lang yung shell niya. Ito nyo naman. Ang laki! So, sana masing masarap. Wait lang. Yan. Ito nyo, kumukulo. Tingnan na natin. Unang tikim. Saba muna. Init. Sarap! Ngayon, ito na, luto na ang ating ginataang giant alimango na may kasamang hipon! So, kung nagustuhan nyo itong video na to at gusto nyo i-try itong dish na to, yes, dish, ano, mag-follow na kayo o mag-subscribe na kayo sa Papa Jaime sa Facebook and sa YouTube and comment down below kung ano pang gusto nyong mga trip na gusto nyong ipagawa sa akin. And this coming week, magkakaroon tayo ng papremyo sa Marso. So, mamimigay ako ng mga giveaway para sa mga taga-tagig. So, ngayon, magkakain na ako ng masarap na seafood. Kaya, have a great Sunday, everyone. Thanks for watching. Don't forget, subscribe, comment down below, hit the bell button, and ishare mo na to kung na-enjoy ka, katawa, o nainis ka man lang. So, yun lang. Maraming salamat. So, yun guys. Kita nyo naman. Ready na kumain ng papa nyo. Yan ang hipon. Wait. Ang hipon, ginatang alimango, kasama ang hipon, tapos may kanin. So, nag-ready na ako ng extra kanin ko para pag medyo kinapos, nandala na sa harapan ko. Soon. So, yun, ito nyo yung pato ko. Mahalan. Sige na, kakain na ako. Goodbye!